Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Head trainer at manager ni Jerwin Ancajas na si Joven Jimenez, nagparamdam na sa alaga nito na kinakailangan ng magpalit ng head coach. Pagtapos nga po ng laban ni Ancajas kontra kay WBA Bantamweight Champion Tacoma Inoue na nagresulta sa knockout sa round 9 in favor of Tacoma, ay nag-usap ang kampo nila Ancajas patungkol sa susunod na magiging aksyon ng kanyang team. Sa video na inilabas ng sports journalist na si JM Siyasat sa kanyang official Facebook page ay makikita dito ang pag-comfort ni Jimenez sa kanyang alagang si Jerwin dahil sa pagkalungkot nito dahil sa naging resulta ng laban. Iminungkahi ni Jimenez na kinakailangan na siyang palitan bilang head coach. Napag-usapan na daw nila ito noon at ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Ayon kasi kay Jimenez ay ilang beses nang natalo si Jerwin at hindi naakma ang tinuturo niya para dito. Nang sabihin ito ni Jimenez kay Ancajas mga trops, ay kita sa mukha nito ang pagkalungkot. Makikita rin sa video na iminungkahi rin ni Jimenez na kuhain si Freddy Roach bilang bagong head trainer, ngunit parang napailing si Jerwin dito at tumanggi. Hindi naman daw iiwanan ni Jimenez si Jerwin at mananatili pa rin sa paggabay sa alaga nito. Nasabi rin na kaya hindi maiwan-iwanan ni Jimenez si Ancajas ay dahil magmula daw nang natalo ito sa kamay ng Argentinian boxer na si Fernando Daniel Martinez at maagaw ang titulo ng IBF Junior Bantamweight Belt ay nag-umpisa na itong mag-inom at mag-iba ng ugali. Kahit hindi na daw siya ang mag-train ay babantayan na lang daw niya si Jerwin na hindi mag-inom at magbisyo. Kinakailangan daw tibayan ni Jerwin ang kanyang loob at taas noo pa rin para sa kapakanan ng lima niyang anak. Napaka-selfless dito ni Coach Jimenez mga trops at dito natin masasabi na ang kapakanan ng kanyang fighter ang kanyang unang iniisip dahil handa siyang isakripisyo ang pwesto niya bilang head trainer para lang sa ikauusad ng karera ng kanyang alaga. Para sa akin mga trops ay may punto dito si Coach Joven Jimenez. Sa ngayon kasi ay crucial ang desisyon na ito para sa boxing karir ni Ancajas. Sa huling limang laban po kasi nito ay tatlong beses na ito natatalo. Idagdag pa, nakakaakyat lang din niya ng timbang mula sa 115-pound junior bantamweight division. May edad pa lamang si Ancajas na 32 years old kaya para sa akin ay may pag-asa pa itong mag-bounce back basta't maging disiplinado lang ito, umiwas sa bisyo at makakuha ng mas magaling na head trainer na makapagbibigay sa kanya ng bagong kaalaman sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda naman po ay nagbigay reaksyon na ang kampo ni Gianriel Cuadro Alas Casimero patungkol sa pagkatalo ng ating mga kababayang Pilipino na sina Jonas Sultan at Jerwin Ancajas sa kamay ng mga Japanese fighters. Sa post na inilabas ng official Facebook page ng Cuadro Alas It's My Boy, quote unquote, "Hoy ano ba kayo? Hindi ako ang lumalaban. Bakit ako ang minimension nyo? Damay na naman si Bilyan, Cuadro Alas lang malakas." Tandaan natin mga trops na ang may hawak ng Facebook page na ito ay ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero aka Kuya Lods. Marami namang boxing fans sa comment section ang nagbigay suporta kay Casimero at inaasahang ipaghihiganti niya ang ating mga kababayang boksingerong natalo sa kamay ng mga Hapon. Sa tingin niyo mga trops, si Casimero na lang ba ang pag-asa nating Filipino boxing fans para manumbalik ang taas ng ating moral sa larangan ng suntukan? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba.